pasó delante el caballo. Mira, mira. Pasó, pasó. Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayong gabi po ay masasaksihan natin ang isang napakasayang kaganapan sa ating pinakamamahal na lungsod. Ang pagpapailaw ng Christmas tree, belen at mga parol na sumisimbolo ng kasiyahan at simula ng panahon ng Kapaskuhan. Ang panahon ng pagbibigayan at lalong-lalo na ang panahon ng pagmamahalan. Magsitayo po tayong lahat at umpisahan ang ating palatuntunan sa pamamagitan ng isang taimtim na panalangin na susundan ng ating pag-awit ng lupang hinirang sa saliw ng tugtog ng banda ng Maynila. Panginoon, liwanag ng daigdig. Kami po ay nagtitipon-tipon ngayon upang kayo ay papurihan at pasalamatan sa panibagong Pasko na aming sinasalubong ngayong taon. Makita nawa namin ang mundo sa liwanag ng iyong pangunawa at awa para sa aming lahat. Kami po ay bigyan niyo ng lakas at inspirasyon upang tatagan pa ang aming kalooban sa mga haharapin pang pagsubok ng ating bayan. Bigyan mo rin po kami ng sapat na pangunawa na ang lahat ng ito ay aming malalagpasan. Sa mga araw na ito, maaalala nawa namin ang mga higit na may kailangan ng aming pag-ibig at pagbibigay. Naway magsilbing simbolo ng pag-asa ang makukulay na ilaw ng Pasko na siyang magpapaalala na ang mga Pilipino ay makakaraos din sa anumang unos kung magtutulungan. Bantayan at gabayan mo po kami sapagkat ikaw ang aming natitirang matibay na tanggulan. Lahat pong ito ay aming dalangin, Diyos Ama. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at kaluwalhatian. Amen. Maraming salamat. Maaari na po tayo magsiupo. Muli ang mataos na pagbati ng pamahalaang lungsod ng Maynila sa lahat ng nakikiisa sa atin at sa napakakulay na gabing ito. Magandang gabi po sa ating lahat. Kamusta naman po kayo? Excited na po kayo sa Christmas lighting natin ngayong gabi? Maaari po bang marinig ang palakpakan at sigawan? Yun! Ang iniintay naming taas ng energy, tayo ay magiging saksi sa pag-ilaw ng maniningning at kumukutitap na animoy mga bituin sa langit na nagsasabing isinilang na ang dakilang anak ng Melikha. Ang sabi nga nila, sa Pilipinas, masasaksihan ang pinakamahabang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Tama nga po ba? Tama. Kaya't ngayon palang sa kalagitnaan ng Nobyembre ay atin nang maumpisahan ang pag-abang sa araw ng pagsilang. Para po sa kalaman ng lahat, maraming ahensya ng pamahalaang nasyonal ang makikiisa sa ating pag-iilaw ngayong gabi. Bukod po dyan, ang Christmas tree na nakikita po ninyo sa inyong harapan ay dinisenyo ni Ginoong Norman Blanco ng Angono Rizal. Palapakan po naman natin si Ginoong Norman Angono ng Ginoong Norman Blanco ng Angono Rizal. Ayan, maraming salamat po, Ginoong Norman Blanco.
At syempre bilang tanda ng kanilang suporta at pakikiisa sa mga layunin ng ating minamahal na lungsod, kabilang dito ang National Parks Development Committee, Intramuros Administration, National Museum of the Philippines, at ang Philippine Postal Corporation. Kaya naman po sa puntong ito ay ating inaanyayahan ng ating Vice Alcalde, ang kagalang-galang na Dr. Maria Sheila Lacuna Pangan, para sa kanyang bungad na bati at ibigay sa atin ang natatanging tagapagsalita sa gabing ito. Sa ating mga panauhin, sa ating mga kapwa lingkod bayan, sa pangunguna ng ating punong lungsod, Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, sa mga pinuno at kawani ng iba't ibang kagawaran, kawanihan, tanggapan at sangay ng pamahalaang lungsod ng Maynila, sa mga barangay officials na nakikisa sa atin ngayong gabi, sa mga masisigasig na mga bloggers na naghahatid ng mga impormasyon sa ating mga kababayang nakasubaybay sa iba't ibang kaganapan dito sa Maynila, sa inyo pong lahat, isang mapagpalang gabi. 32 tulog na lang at Pasko na naman. Para sa akin, dito na ata sa ating bansa ang pinakamasaya at pinakamahabang mga araw ang paghahandang ginagawa natin tuwing sasapit ang Kapaskuhan. Halos pinalilipas lang natin ang undas at simula na ng mga pagsasabit ng mga pamaskong dekorasyon at iba't ibang palamuti. At bagamat tayo'y nahaharap pa rin sa isang krisis na dulot ng pandemyang COVID-19 at sa kabila ng sunod-sunod na mga bagyo, lindol, sunog at iba pang sakuna, ipinapakita pa rin nating mga Pilipino ang ating pagkakaroon ng katatagan. Kahit na nakakaranas man tayo ng sobrang kahirapan, naroon pa rin ang magagandang ngiti sa ating mga labi. At ang ating mga ngiti sa kabila ng pighati ay pagpapakita lamang ng pag-asa. Sabi nga nating mga Pilipino, habang may buhay, may pag-asa. Kaya't sa bawat paggising natin sa bagong umaga, ay sinisikap nating makahanap ng mga kaparaanan upang malampasan natin ang lahat ng mga pagsubok. At sa biyaya at pagpapala ng ating Panginoon, ay naniniwala tayong lilipas din ang lahat at mapagtatanggumpayan natin ang hamon ng buhay. Yan ang pag-asang hatid sa atin ng paparating na Pasko, ang pagdiriwan natin sa kaarawan ni Hesukristo. Di man natin ito may pagdiwang ng katulad sa mga nakaraan dahil nga sa mga pag-iingat na dapat nating isaalang-alang, sana makaisip pa rin tayo ng mga kakaibang paraan ng pagdiriwang na sasang-ayon sa bagong normal. Tulad nitong payak na Christmas tree at ang mga simpleng parol na ating iilawan, gamitin sana natin ang ating creative minds sa panahong ito. Gawin nating simple at payak ang ating pagdiriwang. At higit sa lahat, gawin sana natin itong higit na makabuluhan at makahulugan sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang natin sa mga iba, lalong-lalo na yaong mga kababayan nating higit na nasalanta ng iba't ibang kalamidad. Patuloy pa rin sana tayo sa pakikipagbayanihan at pagpahatid ng tulong sa maliit man nating kaparaanan. Ihatid natin ang diwa ng Pasko sa bawat pamilyang Manileño, sa bawat pamilyang Pilipino, at mula po sa aming pamilya at sa mga kasama ko sa Sangguniang Panlunsod ng Maynila, binabati po namin kayo lahat ng isang maligayang Pasko. At sa pagkakataong ito, buong pagmamalaki kong ipinapakilala sa inyo
ang taong punong-puno ng pag-asa. Patuloy siyang nagbibigay inspirasyon sa bawat batang Maynila at sa ating lahat ng mga kasama niya sa pamamahala. Ang pinuno sa makabagong panahon, ang leader ng bagong Maynila. At sa loob pa lamang ng 16 na buwan, ay sadyang naging makulay ang kanyang panunungkulan. At nitong nakaraang Biyernes lamang, ay pinarangalan siya bilang Man of the Year 2020 ng Asia Leaders Award. Tunay na kapuri-puri at kahanga-hanga ang napakasipag, napakadynamikong leader ng ating panahon. Mga kaibigan, ang ating minamahal at ginagalang na alkalde, Francisco Isko Moreno Domagoso. Brother Jess, dito ka. Para makita ng mga manonood. Maraming salamat. Maupo po kayo. Maraming salamat, minamahal nating Vice Mayor. Brother Jess, okay ka lang dyan? Si Brother Jess ay simula nung tayo maupo, pinikiusapan natin siya na sumama sa pamahalaan upang sa maliit nating kaparaanan maipaunawa sa ating mga kababayan ding sinasakop at nasasakop na may konting hamon sa buhay. Para maiparamdam din natin ang ating mga mensahe sa kanila. Maraming salamat sa iyo, Brother Jess. Thank you. Sa ating pong mga konsehal ng lungsod ng Maynila na aming laging kapartner na pinamumunuan ni Vice Mayor, yung mga konsehal, kanina po, mga kababayan, ay naaprubahan na for second and third reading ang 2021 budget ng City of Manila. Napakabilis po nila. Sa totoo lamang po, dapat yan 2 weeks ago pa. Ngunit, ako po'y may nakitang pag-aaral na maaring makaapekto sa katatayuan ng buhay ng bawat pamilyang Manileño sa darating na 2021. Kaya minabuti ko na makiusap muna sa Konseho ng Maynila at kay Vice Mayor at kay Majority Floor Leader Joel Chua na meron akong konting babaguhin doon sa proposed 2021 budget. At katulad ng kompromiso natin sa mamamayan ng lungsod, tao muna bago kalsada. At yung pananaw na yan ay nababagay lalo sa mga panahon ngayon na ating dinaranas sa gitna ng pandemyang ito dala ng COVID-19. Kaya sa mga konsehal, sa mga tagalungsod ng Maynila, kapag nakita ninyo ang inyong mga konsehal, a simple thank you will do, sapagkat sila po talaga ay naging mabisa na tumugon sa lakbayin ng pamahalang lungsod sa mga darating na araw, linggo at buwan ng ating pamumuhay sa lungsod. Kaya maraming maraming salamat sa ating mga kawani naman. Maraming salamat sa pangunawa ni Attorney Grace Chua. Ang ating city budget. Dahil sumakit ang ulo niya ng kakahanap ng pera o paghahanda sa tustusin sa 2021. Pero mga kababayan, sa mga barangay, chairman na nandito dito, kagawad, secretary, treasurer, pasasaan ba't kaawaan tayo ng Diyos kung sakali maging sa batas na
yung ating annual budget, may ipaliliwanag ako sa inyo, mga kababayan kong tagalungsod. Ano ang mga gagawin ng lungsod ng Maynila o Pamalang Lusod sa darating na 2021? Ngayong gabi ay bubuksan natin ang sinag ng tala. O sa madalit salita, star. Sa ating kostumbre, meron tayong tinatawag na simbolo o star, yung parol, no? Na in fact, mukhang tayo lang ang may parol sa buong mundo. Maaring mali ako, pero tayo lang yata ang gumawa ng ganyan. Na nagsisimbolo ng liwanag sa dilim. At magiging gabay ng bawat tao sa kanyang tatahakin. Hindi lang siya nagbibigay na simbolo ng kapanganakan ng dakilang likha, kundi simbolo rin ng tao sa kanyang paglalakbay. Ngayon ay hindi may kakaila darating ang Pasko. Ang tanong lang, kasama ka ba rito? Kaya kailangan mag-iingat pa rin tayo. Dahil ngayong gabi, pararamdam namin sa inyo, sa maliit naming kaparaanan, yung mga simbolong yan ay makikita sa buong Maynila. Ngunit, huwag tayo masyadong ma-excite. Dahil kailangan pa rin natin patuloy na mag-ingat. May panganib pa rin naghihintay sa atin. Pero tuloy ang buhay! Tuloy ang Pasko! Si Jess, walang bonus. Mga J.O. O dahil yung regular, tumama sana, ano? Ay, paano ang J.O.? Eh, alam nga, ganun na lang. Ha? O, huwag kayong mag-alala. Hindi kayo mawawalan. Talo inip. Sigurado yan. Dahil, katulad na nabanggit ko noong nakaraang Lunes, nung flag ceremony, hindi kanina, nung nakaraan, nung in-announce sa atin sa 14-month na regular, kami naman ni Vice Mayor, Honey, at ni Budget Officer, at sabay konsulta kay Treasurer Jazz, eh, sabi ko, gagawa kami ng paraan. Kaya, sa mga J.O., lam na dis. Sapagkat sa paulit-ulit namin sinasabi, hindi kami pwedeng maggaling-galingan sa kapitbahay kung sa sarili nating bahay, hindi natin pinangangalagaan ang mga kasama natin dito. Makararaos din tayo. Sa ating mga partner, nais ko lamang batiin ang national government. Ngayon, sabay-sabay sa buong Maynila, maglalagablab ang diwa ng Pasko. Mararamdaman ng tao na may pag-asa. At maraming salamat sa kanila. Ngayon, iba sa inyo rito, matagal nang naglilingkod sa Manila City Hall. Ngunit, modesty aside, sa tingin ko, ngayon nyo lang nakita na ang lokal na pamahalaan nakipag-ugnayan at nakikipag-ugnayan sa national government and the national government with the local government working hand in hand. Muling, ayusin ang ating lungsod.
At yan ay mararamdaman din natin ngayon katulad na nagdaang taon. Kaya maraming salamat sa ating mga partners, Ms. Cecil Lorenzana Romero, Executive Director, National Parks Development. Attorney Guillier B. Acido, Administrator, Intramuros. Mr. Joel Otara, Postmaster General, CEO, Philippine Postal Corporation. Mr. Jeremy Barnes, CESO 3, Director General, National Museum of the Philippines. Secretary Berna Romulo of Department of Tourism. Dr. Eliseo de la Cruz, siya po ay tumungo pa rito. From Bulacan, Provincial Government. Dr. Eliseo de la Cruz, Provincial History, Arts, Culture, and Tourism Office. At siyempre, ang NOC Manang Bayan. Yun oh, may plugging oh. Ang Chooks to Go. Rapsa Toits. At iba pang mga department head ng lokal na pamahalaan. To General Miranda, the men and women of Manila Police District, Bureau of Fire, Manila, yung ating Bureau of Jail Management. At yung mga hindi ko nabanggit, binabanggit ko po kayo. Maraming salamat sa pakikisa ninyo sa ating munting programa ngayong gabi. Ang ating masipag, Doktora Lim. Doktora Lim ng DCS and DCS family. So muli, ayoko na pong pakahabaan. Welcome po kayo sa Maynila. Malugod namin kayong tatanggapin sa lungsod. Halik kayo at pumasyal kayo sa Maynila. Meron lang akong pakiusap. Konting disiplina lang ho. Konti lang. Hindi naman siguro mahirap yung aming hinihingi. We can celebrate Christmas. We can survive this Christmas and this New Year. At may awan Diyos, tinitiyak ko sa inyo na mga nakikinig ngayon dito. Kaawaan tayo ng Diyos, may gamot. At yung gamot, sertipikado, ang lungsod ng Maynila handang bumili ng gamot ng COVID-19. Kaya huwag kayong mawawala ng pag-asa. Pag kayo'y nalulungkot, tingnan nyo yung konting makulay na ilaw na ito. Sa dulo nito ay may sinagtala. Symbol of hope. I want the city of Manila to be the symbol of opportunity, hope, and love for mankind. Pagmamalasakit sa kapwa-tao. At kayo naman, maraming beses yun ang napakinggan nito sa ating kanya-kanyang simbahan, sinabi at pinaalala sa atin ang diwa ng Pasko. Ang diwa ng Pasko ay pagmamahalan, pagbibigayan. Yes, Merry Christmas. Pamasko ko. Pagbibigayan, dagdagan na lang natin pagmamalasakitan. Pagmalasakit tayo sa kapwa. Tulungan ninyo po kami ni Vice Mayor Hani Lacuna at ng mga kusihal at ng mga department head na maging mainam at magiging epesyente basta kasama namin kayo sa lahat ng alituntuning pinatutupad. At mas gusto ko'y kusang pagsunod. Yan na lang regalo natin kay Jesus na minamahal natin ang ating sarili, pinagmamalasakitan natin ang ating sarili at pinagmamalasakitan natin ang ating kapwa. So muli, mag-iingat po kayo. Mahal niyo ba ang sarili ninyo?
pag ipinakita ninyo ang pagmamahal ninyo sa inyong sarili, gusto ko pong sabihin sa inyong lahat, mahal na mahal ko rin po kayo. Love begets love. So magandang gabi. Maging masayang masaya. Sana. At dulutan tayo ng regalo ng Panginoon Diyos ng malusog na pangangatawan upang makita natin ang maghari. Katulad ng kasabihan sa Ingles, after the rain, there is a rainbow. Pagpalainawa kayo ng pong may kapat. Manila! God first!